Anak kasi ako ng arkitekto eh. Habang lumalaki ako, yun ang kinalaki ako. Pumasok ako ng UE, fine arts ako. Doon ko na ano, na-realize na lahat pwede talaga pala mag-aral noon. Nag-graduate ko, nagka-family ako, sacrifice ang painting. Kasi may dalawang bibig kang papakainin. So, kahit anong trabaho, papasukin mo. Noong time ko, mountaineer ako noon. Exhibit ko sa bundok para ma-appreciate siya. Binenta ko doon. Oo, oh, sardinas, gin, palit. Ex-deal kami. Lahat nung pagbenta, no, pinainom ko rin sa kanila. So, pero yung feel, hanggang sa nasaksak ako, may tinulungan na akong tao. Dasal ako. Sa operating room ako, dadasal ako. Hindi mo lang pagkakataon magpinta. Yung buhay na gusto ko dito sa mundo. Tapos bahala na sa akin. After nung operating room, recovery room, nagising ako. Automatic, in-stop ko lahat ng ginagawa ko. Doon nag-start yung struggle. Papatulong ka lang sa mga kaibigan mo, dumiskarte ng kahit ano, lahat ng diskarte, para makabili ka lang ng pintura. Parang dahan-dahan, nagkakalinaw, nagkakaliwanag. 2009, lahat ng pangarap kong award ibinigay sa akin ng Diyos na isang taon lang. Doon ako nag-focus naman sa contest ng mga taon na yun. Tinray ko sa mas malaki. Then, naimbitahan ako sa Florence, Italy. So, nilipad ko. Pero ang gusto ko lang, mag-represent lang. Ilaban ko yung pyesa para if ever na after nung event, uwi ko na ulit yung pyesa. Para sa future, yung mga apo ko, ikwento ko once nag-represent ako ng Philippines, yan yung pyesa ko. Nanalo, nag-agulat. Uwi ko yun, in-stop ko ang competition. Then doon, 2009, doon ako nag-focus na talaga ako. Ever since, hindi ko naman din nililimitahan yung sarili ko na yung mga ginagawa ko is abstraction. Hindi eh, baka makulong kasi ako. So, nahayaan ko na lang siya. So, tinatanong ako, ano ba yan? Saan ka ba abstractionist ko? May ibang tao na para magsalita nun para sa'yo. Basta yung pinaka-boses mo lang yung artwork eh. Pangarap ko na yun noon eh. Sabi ko, soon. Pero kung paano siya gagawin, hindi mo alam eh. So yung process niya, halos almost isang dekada eh, bago napunta sa mga ganito. Dati, fabric na totoo, puro, ididikit ko. Hanggang sa kinumbina ko na yung serigraphy, nag-iimprenta ako ng mga telang plain. Yun yung mga prints niya kasi, represent ng mga Andes. Hanggang sa na-develop ko siya dahan-dahan na magmukha siyang collage. Pero hindi pa yung parang talagang ganito. Pure paint siya. Ito yung pangarap ko. Nakita ko siya. Ever since acrylic naman talaga ako. Nagko-collage na ako before, nag-mixed media na ako, pero acrylic pa rin yung kakampi ko. Ngayon, purong acrylic na to. Actually, ako wala naman akong iniwasang materyales eh. Lahat nga ng pwede, ginamit ko na eh. Alikabok, lahat. Kahit cooking oil, sinama ko na lahat eh. Lahat ng klase. Pagpipinta ako, gusto ko tahimik lang. Nakikinig ako ng tugtog, pero tunog. Gusto ko beat, puro beat lang. Yun lang gusto ko. Tapos para yung gulo ng utak ko, nailalatag ko na mas maayos. Nag full time kasi ako bago ako nagkaroon ng parang mga semi na break sa art scene. Yun nga yung time na huminto ako sa lahat. Kinilala ko ulit sarili ko, naliligaw ka, asan ka. Lahat ng mga pinanghinayangan ko, lahat ng negative, positive, lahat ng klase, inatras ko, tinignan ko silang lahat. Yun yung ano eh, na-realize, talagang walang mali eh. Walang mali doon sa daan eh, walang mali sa buhay. Lahat kailangan mong daanan. Pag-atras ko, pagkakita ko, nakita ko lahat, dahan-dahan ako dumadampot. Saan ba ako nagtrabaho noon? Photography? O nga, no? Nag-graphic ako? O nga, no? Dampot. Floor plan ulit ng tatay ko, binaligan ko lahat sila ulit. Saan ka ba lumaki? Laki ako sa mga bentahan ng laman, dun sa Caloocan, todo. Ito lang yung alam kong kwento. Kung mag-research pa ako ng ibang storya, parang tanga, no? Parang manluloko ka noon. Unlike doon sa lugar ko, unlike doon sa kinalakihan mo. Kasi dito sa Putahan, valedictorian ako dito, magna cum laude ako. So, lahat ng klase ng cum laude, ako na yan. Lahat ng mga kadebate ko, kaya kong gawing ano, listener lang. Lahat lang ng tanong mo, kaya kong sagutin. Basta dito lang. Basta kailangan totoo lang. Hindi sila magkakamali.
totoo lang yung kikwento. Totoo lang yung huhugutan nila para sa piyasa.